sabihin, katulad ni Dimas. Di ba? Hindi ka magugulat minsan isang araw kung si Dimas lahat nasa church, kung si Dimas naging potential, kung si Dimas na kasama niya for how many years, nawala. Ang sabi ng Bible, anong dahilan ba? Why he has forsaken me? Because he loved this present world. Pag sinabi natin present world, ibig sabihin, he saw all the beauty of the present world. Amen? He saw the glittering lights of many cities. Pero mga kapatid, forsaken apostle Paul. Ibig sabihin, may mga kaibigan siya who stays with him, may mga folks who left him. Di ba? Ang kagandahan ganito, hindi ganun lagi ang buhay ng ano, ng ministry. Talagang si Dimas nung umalis, umiwan sa kanya, hindi na, nila na minention eh. Totally nawala. Pero mayroon sa Bible, si John Mark. Di ba? Nakabalik. Bring Mark or John Mark with me, for he is profitable unto me. As a young people na nasabak sa matinding tigmaan, sa ministry, sa lahat ng karanasan, nakasama siya ang Apostle Paul, si John Mark. Okay? Napamangkin ni Barnabas, ni Barnabas, nag-quit sa ministry. Iniwanan si Pablo rin. Nagtali yung dalawa, sa punsa kasi Barnabas nagduwalay ng ministry. Because of John Mark. Pag si Barnabas is encouraged, si Pablo, hindi niya pwedeng yung leadership niya. Parang sinasabi niya, kung ngayon, ginibab ako niya, kung ganyan, iniwan ako niyan. Hindi ako pwede magtiwala sa kanya na susunod. Hindi niya ako ulit iiwanan. So, ginawa niya, binigay niya kay Barnabas. Bahala ka sa kanya. Pananalo ka niya. Tinray ni Barnabas. For 7 years, walang balita si Pablo. And then, alam pa sa atin, narinig niya, si John Mark bumalik na. Kasi mayroon naging current sa kanya. Meron ng train sa kanya. Sinisihin mo ba si Pablo? Ba't na, hindi niya binisip, hindi niya muli in-encourage si John Mark? Kasi alam niya, may pagtuturo ang Panginoon. May panahon ang Panginoon. May pangungusap ang Panginoon. May mga taong gagamitin sa kanya. May mga circumstances. Hindi ka man makuha sa preaching, sa panalangin, sa encouragement. May certain point ng buhay mo. Hanggang doon lang. Si John Mark nakabalik. At sabi ni Pablo, for he is profitable unto me. So, sa buhay, you will choose. Bumalik o hindi na. Ang pagtaas mo, ang pagpapatuloy mo, hindi na kasalanan sa kanino man. It's between you and the Lord. Amen? But thank God, may Barnabas. Thank God, may Paul. Nung siya ready na pinalik siya sa ministry, I mean, ganun ho ang buhay. Kailangan po natin ng mga faithful o field steward ng Panginoon. Sino ho yan? Si Titus. Kasi hindi si Titus, ang tawag po sa kanya, problem solver. Kaya ho, mula pa sa pamilya mo, mula sa personal yung buhay ng people, marunong kayong mag-solve ng problema. Kaya minsan, yung mga anak natin na sanay sa hirap, di ba? Hindi yung bigay lahat. Yung umarap ka sa paghihirap, marunong ka magtrabaho, gumising ng maaga. Hindi ka nasanay sa karamihan. Sanay ka sa buhay. Hindi rin naging dahilan yun para maging obstacle para sa'yo, para magtagumpay. Di ba? Sino si Titus? Ito yung kanyang problem solver. Hindi yung siya yung tao na pinuproblema pa ni Pablo. Kahit siya sa padala, isosolve niya yung problema. I mean, kailangan mo ng firm, di ba? Steward ng Panginoon. At yan si Titus. Ibig sabihin, mga kapatid, si Titus train. Pag binigyan mo ng commitment, binigyan mo ng problema,
Hindi siya magiging problema. Hindi lalaki problema. Hindi niya sasangayunan yung problema. Siya yung so-solve sa problema. Pag nag-suggest ng problema, siya ang gagawa sa solusyon. Tama? You know yung kailangan natin sa ministry. Bakit po? Sapagkat sila'y pinilos ng Panginoon. Sila'y pinuusap ng Panginoon. Ng puso nila ay para sa ministry. I mean, sa akin mga kapatid, mahalagang magkakasama tayo sa ministry, pero pinakamasarap sa lahat, yung mga taong nakasama mo, na alam mo ang puso na pinuusap ng Panginoon, who will go with you and they will be faithful to you and they will serve the Lord faithfully hanggang sa dumating ang Panginoon. Ha? So number one, the faithful son. The fear is steward. Si Titus, di ba? Kaya ho, balik lang ho tayo. Di ba? Pagbabalik po, katulad ng prodigal son, katulad din dyan, magpaayos na. Tama? At mapapansin nyo, si John Mark, na-train at na-tame ni Barnabas. Wala ho kayong mababang, wala kayong mababang sa banal ng sulatan ni si John Mark nagsasalita against sa manager ni Pablo. Kaya siya nakabalik. Kasi ganito. Pag aalis ka, babalik ka, may sinainiwan kang salita. May hirapan ka makabalik kasi mayroon kang basura na nilinisin. Naririnig niyo ba? Baka mamaya yung mga nangyayari sa buhay mo, gawa lang ng Panginoon eh. Pero nagsalita ka, nag-iwan ka ng bakas, nag-iwan ka ng basura. Wala kang gagawin kundi maglinis ng malinis for the rest of your life. Diba? So, kailangan natin ng faithful son. Kailangan natin ng firm steward. Katulad ni Titus sa ministry. Because their hearts have been touched by God. And last but not the least, mga kapatid, marami pa naging problema sa kanya si Alexander the Coppersmith. Problema sa ministry. Diba? Did much evil against me. In my first answer, no one stood with me. Nung nagpunta po kami sa room, makikita niyo puro yung mga bakas na nakaraan. Meron silang public market. Meron silang justice hall na doon nililitis sa mga tao. I can't imagine sa justice hall, habang nakatayo si Pablo, sabi ng Bible, no man, in my first answer, no man stood with me. Imagine that. Wala si Timothy, wala si Titus, iniwan si Nadimas, tapos may Alexander the Coppersmith. Nung unang sagot niya, ibig sabihin, dinipensa niya sarili niya, pero walang tumayo ni isa sa kanya. Hirap yun, oh. Pero alam niyo, mga kapatid, number three, not only faithful son, ang prayer ko po, maging faithful po kayong anak sa Panginoon. Pangalawa, maging faithful steward kayo ng Panginoon, like Titus. And number three, the faithful Savior. Ano sabi ng talata? Tinan niyo po. 2 Timothy chapter 4, verse 17. Ganda ng attitude ni Paul, eh, no? Para si Stephen, para si Jesus Christ. Lord, sa lahat ng masasamang sinabi, ginawa sa akin ng mga tao ito, sabi niya, lay not to their charge. Di ba may mga tao nagsasalita behind your back? Di ba may mga tao, there are people who say something bad against you? What? Eto, Alexander the Coppersmith, no one stood with him. Pero ang ganda ng attitude niya. Anong attitude niya? Hindi siya nagsalita against. Hindi siya nagsalita ng against. Ano sa kanila ng masama. Tama? Hindi rin sila bumalik. He just said, look. Alam niyo yung mga taong binebless ng Panginoon? Yung mga taong sa kabila ng mga taong gumawa sa kanila ng masama. Yung mga taong sabihin natin nag-offend sa kanila. Sabihin na ho natin yung mga taong nakasakit sa kanya. Masarap pa rin attitude sa buhay ng isang Kristiyano, alam nyo, hindi ka rin nagsasalita against them. Huh?
Pakita ko po sa inyo. Una, God honors whom honors Him. Alam ng Diyos kung paano itataas yung mga tao na sumisira sa kanya. Alam natin, pangalawa, na ang Diyos ang magtatagpo sa kanya. Isipin yung maigi. Kung ang magiging attitude natin, kapag masama ang loob mo, magsasalita ka laban sa kanya. Pagka may problema ka, hanggang sa magsasalita ka, bakit ganito yung mga tao niya? Pero ang ganda, alam mo kapag ka ikaw ay talagang malapit sa Panginoon, kapag ikaw ay talagang kinilos ng Panginoon, kahit anong sakit, kahit anong hirap, kahit anong mga sinasabi sa'yo, narinig naman ng Panginoon yun. Kaya tignan nyo yung mga tao, gusto nilang bumalik makipag-usap, nahihiya makipag-usap. Sa pagkatalan nila, may sinabi sila against Him. Diba? Kaya magandang ugali natin, mga members, na kahit anong nangyayari sa buhay natin, keep silent. Don't say bad things. Huwag mo na silang i-promote pa. Diba? Gumawa naman ng masama. Anong nangyari? Pag nagsalita ka ng masama, lalo mo pinasasakit ang damdamin mo. In-entertain mo eh. Diba? Siyempre yung mga tao may pity party. Ang kasamahan din yan yung mga mayroon din pity party. Pero yung tao, katulad ni Apostol Pablo, sa lahat ng ginawa sa kanyang masama, ang sabi niya, lay not to their charge. Thank God, hindi ikaw mag-i-entertain. Thank God, sapagkat wala kang sinabi masama sa kanila, pero nasasaktan ka. Pero alam niyo po mga samang mga kapatid, God promoted him. God honored him. God bless his life. God use him. Ano sabi po ng talata? Amen niyo po. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me. Amen? Let the Lord strengthen you. He strengthened me. And by the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the lion. Next verse. He strengthened me. The Lord stood with me. The Lord is strengthened me. Salamat! No one stood with him, pero the Lord stood with him. Alam niyo po kung talagang alam niyo na nanindigan kayo sa Diyos, matapat kayo sa Panginoon, nagtitiwala kayo sa Panginoon, come on, man! Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Look what happened. Tingnan niyo po. Si Daniel, pinakain sa leon. Si Shadrach, Meshach, and Abednego was thrown into the fiery furnace. Hey, listen! Even Paul, who faces difficulties in life, dangers in life, pero isang bagay lang po, kahit iwanan siya ng lahat ng tao, kahit magsalita, gumawa ng masama ang lahat sa kanya, sabi ni Pablo, thank God, the Lord stood with me. Even in difficult times, even in the dangerous times, even in dark, darkest dungeon, sabi niya, the Lord stood with me. Mga kapatid, kapag ka tinayuan ka ng Panginoon, titingin ko sa inyo, magtatanggol ka ng Panginoon. Di ba? Hindi ka mababayaan ng Panginoon. Ano yung pinag-aaralan natin? Ano yung pinatakot natin? Ano man ang nangyayari sa atin? Ano man ang sinasabi masama sa atin? May Panginoon naman nakakarinig ng lahat. May Panginoon naman nakakita ng lahat. May Panginoon naman nakagulo sa inyo. Nasabi ng Panginoon, hindi kita mababayaan, hindi kita iiwanan. Alam niyo po, iniisip ko minsan, sabi nga ng Panginoon, all the inheritance, all the promises, all the power was given unto us. Ayaw ng Panginoon na nag-aalala tayo, ayaw ng Panginoon na natakot tayo. Kaya ba, before He left, sinabihin niya yung kanyang mga apostles, sabi niya, iniwanan ko sa lahat sa inyo, biniwanan ko kayo ng Banal Espiritu na magpapaalala, magtuturo sa inyo, gagabay sa inyo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, walang
sandali ng buhay natin, mga kapatid, na hindi ka sasamahan, hindi ka tatayo ng Panginoon. At pag tinayo ka ng Panginoon, mga kapatid, let the Lord strengthen you. Palakasin ka ng Panginoon. Pagtibayin ka ng Panginoon. Kasi mga kapatid, kung mahina tayo, kung ang Panginoon ay malindigan sa atin, ayaw man natin malindigan sa Diyos. Ang hirap natin kausap. Diba? Yung sinasabi natin, hindi naman yun ang nangyayari. Ibig sabihin, makita sa atin, katulad ni Pablo, kahit anong maranasan, kahit anong nangyayari, kahit anong kasamaan, alam ko at alam ko na ang Panginoon tatayo sa'yo. Amen? Pangalawa, ang Panginoon magpapalakas sa'yo. Ano sa sumunod na talata? Pansinin po ninyo. And the Lord shall deliver me from evil work and preserve me into His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Did he die? Is he beheaded? Are you with me? Naputulan ba siya ng ulo? Yes. Ipatakalan ba siya? Yes. Maraming pa bang sabi nangyayari sa akin? Yes. Pero bakit sinasabi ni Pablo, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom. Tignan niyo yung lumalabas sa bibig niya. Tignan mo yung buhay niya. Tignan mo yung pananampalataya niya. Tignan mo yung paniniligan niya sa Panginoon. Kasi hindi ho nakatingin at nakasalalay. Yun ang nangyayari sa buhay mo. Di ba? Pagka pangit, pangit din ang magiging response mo kung galing mo sa Panginoon. No matter what is the circumstances and condition, hindi ho dapat apektuhan ang relasyon mo at pananaw mo. Sapagkat mayroon kang pagkakakilala sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, He will preserve it. Do you think, mga kapatid, nag-fail ang Panginoon? No, it's not. Pero sabi niya, He will preserve me. Kaya nga po, mga kapatid, though he was beheaded sa Rome, though he was imprisoned sa Rome, pero mga kapatid, ang sarap makita na mayroon kang matapat na Panginoon na nangako sa iyo, na tatayo sa iyo, na palalakasin ka. At ibig sa lahat, sabi ng Panginoon, I will preserve you. I mean, sa buhay ko, sa ministry, sa mga tao, ano man ang gawin sa inyo, ang pinakamahalaga sa lahat, makinig ka sa Panginoon, makita mo ang Panginoon, at higit sa lahat, makita mo at malaman mo ang mga pangako ng Diyos, that God has a special preservation or protection sa mga tao na nagtitiwala sa Panginoon araw-araw sa buhay. I mean, si Pablo, kilala niya ng lubusan ng Panginoon sa kanya. He will preserve him unto his heavenly kingdom. Thank God, I have nothing to lose in this life. In the first place, wala ko na ako na ipinanganak ang dala. Mamamatay ka kung walang dala. Wala ka naman may pagmamalang sa Panginoon eh. Diba? Ang dami lang mayroon ka ay yung Panginoon. The Lord is my portion forever. Alam niyo po, ganito, tuturuan ko ba yung mga prinsipyo sa buhay. People come to in many ways. Diba? Trusted friend, ano pa man yan. Diba? Kung ilalagay ang pagtitiwala mo doon sa kanila, complete. Sa Diyos lang, buo-buo mo ilalagay. Kahit anong mangyari, mamatay man, mawala man, iwanan man, masaktan ka man. I'm telling you this. Learn to trust the Lord completely no matter what happens to you. There will be people who will be touched by God to help you, to trust you. But there will be people who will say and do evil things against you. Pero it will never change anymore. Kasi alam mo, ang Panginoon ang gumawa ng lahat ng yan sa buhay. Siguraduhin mo na ng lahat ng nangyayari sa buhay mo. Alam mo, pinahintulutan ng Diyos at dapat nakaunawaan mo lahat ng yan. Para, at nakita ng Panginoon sa kabila ng lahat ng dumating sa iyo, nanindigan ka para sa Panginoon. Tumayo ka para sa Kanya. And the Lord saw your faith. He will honor your faith and He will bless you beyond your wildest dream. Because the Lord saw your fear stand before God. Alam niyo po pala, hindi Amerika